Magandang araw po mga kalapatins. Para po sa pang-apat na pansyon, nabibistahin po natin dito po sa Bicol Region. Nandito naman po tayo sa Bulan Sorsogon para po puntahan si Sir Jonathan Ong. Tara, samahan niyo po ako. Sir. Sir, magandang umaga, sir. Magandang umaga din po. Salamat at nakapunta ka dito. Ayoo naman, sir. So, kumusta yung ano, sir, mga kalapatids natin dito? Okay naman po, kaso maraming nagkakaproblema nga dito dahil nga sa paramixo na... Oh, okay. Yun ang nagiging problema ngayon. Bilang matugunan kung ano talaga yung ibibigay na gamot o kaya o vaccine. Mahirap na gamutin yun kasi unang-una, viral na sakit yan. Walang gamot para yan. Okay, ngayon marami nagsasabi na pwedeng bigyan ng patakan ng Sonrox, pagbigay ng mga kung ano-anong alaterase at kung ano man. Hindi siya totally makakagaling eh. Na pag-usapan namin ni Sir Jonathan dito yung problema nila sa sakit na paramixo o sa PMV. Halos lahat ng mga members nila daw dito sa Bulan Sorsogon ay naapektuhan. Talagang mahirap na ma-encounter kong mga itong ganitong klase na problema sa loob natin. Pwede bang ma-transfer through sa kahit na may kasama silang may sakit, mahawaan ba sila? Yes, sir. Definitely. Unang-una, yung viral na sakit katulad ng paramixo, pwede siya matransmit through direct contact sa yung sa dropping sila. Mm-hmm. So, for example, sila, may isang ibon dito, sir, na mayroong paramixo. Definitely, lahat ng ibon natin dito, posibleng mahawaan po yan. Ngayon, ang pinakamagandang gawin natin, sir, once, for example, or hopefully, hindi naman tumama dito, sir, sa atin. Kung sino sa mga ibon natin dito ang magpapakita ng senyales sa bumabaliling, mahina, malungkot, kailangan tanggalin kaagad natin yun, sir. Tapos, yung mga natitira na mga healthy talaga, kung hindi pa natin sila nababakunahan, pwede natin silang i-challenge. Pagdating sa treatment, actually, walang treatment ng ano eh, ang paramixo virus. Pwedeng gawin is supportive treatment na iiwasan mo na ma-dehydrate siya, bibigyan mo ng vitamins, palalakas yung immune system. Pero hindi siya guarantee na sabihin natin makakagaling talaga. Kasi una-una, yung paramixo virus, dumediretso yan ng affected yan yung nervous system, which is kasama yung utak, kaya nagkakaroon ng baliling yung ulo nila. Pag ibigay nyo ng bakuna, gaano kahaba yung pagitan? Mga 15 days. 15 days, tapos after nun. Tsaka sinundan naman namin ng ng lasota. After 15 days, opo, nagbigay ulit ng lasota. Pagkatapos nun? Unang-una, B1, B1. Okay. Sinundan namin ng, after 15 days, binakunahan ulit namin ng lasota. Tapos? Nung makailang kwan na, makalipas yung mga ilang buwan, raise na nga namin. Pagdating ng ibon dito, may isa na medyo mahina talaga. Pagka mga ilang araw, tatlong araw, nagkahawa-hawa na, yun naman. Kahit pala may vaccine na sila, tinatama pa rin. Yung pagbigay natin ng lasota ng unang patak, tapos after 2 weeks, hindi po yun natatapos doon. Kailangan, after 1 or 3 months, kailangan mag-booster ulit tayo. Ibig sabihin po noon, medyo kikilitin ulit natin yung immune system ng kalapate. Habang tumatagal, sir, nakakalimutan ng katawan ng kalapate yung itsura ng virus na pinapatak natin, na pinapakilala natin. So, ibig sabihin po noon, maaaring nung time na nagkarera na, lapse na yung bakuna natin sa kalapate, talagang tatamaan po sila. So, kumbaga, hindi natatapos yan after 2 weeks. After 1 or 3 months, bakuna ulit tayo. Balik naman. Dapat, sir. Dapat mag-booster shots tayo. Yung tinatawag natin ng mga booster shots. Nang sa ganun, yung immune system ng kalapate, medyo gigisingin ulit natin. Pero kung halimbawa, gagamit naman tayo, sir, nung killed, yung mga ini-inject na, sir. Kahit dalawang, yan, okay lang, kahit 2 beses. Magbigay tayo ngayon, after 3 months, magbigay ulit tayo, okay na. Kasi ang killed vaccine, sir, ang kagandahan doon, mas matagal po yung protection. Yung live vaccine, katulad na pinapatak natin, after mga ilang certain 3 months, mababa na po yan. So, kailangan pala i-booster? Kailangan, sir, kailangan. Hindi po natatapos ng after 2 weeks. Ganun yung nakikita natin na dapat ginagawa natin, especially ang ginagamit natin bakuna pang manok. O yung live, buhay kasi yun eh, live vaccine po siya. Meron tayo, sir, bagong supplement, yung Rakdab Zisto. In preparation for vaccination, pwede natin siyang ibigay for 3 consecutive days. Nang sa ganun, palalakasin yung immune system ng kalapate.
Kasi ang bakuna po is hindi lang tayo nakadepende sa bakuna lang. Dapat yung kalapati din natin is handang tanggapin yung bakuna na ibibigay natin. Kailangan healthy, ha? Healthy sila. Tapos after natin magbigay ng bakuna, medyo stressful pa rin yan, dapat tutuloy pa rin natin for another 3 days. So lumalabas sir, 6 days tayo magbibigay ng RACWCSO in preparation po do sa before and after vaccination. Hopefully din, pati sa mga kalapatid si natin dito sa era nyo sa bulan, ang pinakamaganda niyan, kung live vaccine ang gagamitin nyo, mas maganda, sabay-sabay na kayo mag-vaccine. Sabay-sabay na lahat pala yan. Yes sir, kasi yung isang bote na yan, pag tinimpla natin siya sir, after 2 hours or 3 hours, wala na yan. I-dispose na natin yan, susunugin na natin yan, hindi yan pwede itago sa ref. Tapos yung bibilihan dapat natin ng vaccine sir, dapat yung ref nila, hindi yung palaging bukas-sara. At kung nawawala ng kuryente dito sa ating sir sa bulan, dapat meron silang generator. Para continuous. Continuous yung lamig, sir. Kailangan yung cold chain na tinatawag natin, sir. Matuloy-tuloy po yan. Nang sa ganun, ay hindi po masira yung vaccine. So, sir, maraming salamat, sir, po. Sa... Maraming salamat din, Doc. Pagtanggap niyo po sa amin salamat dito sa loft ninyo. At hopefully, yung maging seminar natin dito, sir, maging successful. Welcome po kayo dito, din. Sir. Maraming salamat po kay Sir Jonathan Ong sa pagtanggap niya po dito po sa atin and hopefully po na-resolve po natin ang inyong problema pagdating sa paramyxovirus. At kung meron pa po kayong mga karagdagang katanungan, pwede niyo po akong kontakin sa numbers po na makikita niyo po dito po sa screen. Muli ako si Doc AJ Ferrer ng Excellence Rock Love, your number one fitness specialist. Susunod na ang Pets and Vets, kaya huwag nang maglipat ng channel. Sulitin na natin ang last episode ng Alagang Magaling!